rin mo wala ti ay darating na puso'y buksan o witan siyang maligaya. Sino ang haring ala niya'y ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring malwalati ay darating na puso'y buksan o witan siyang maligaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Araw po ng Miyerkules, sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o panahon ng Adbiyento. Isama po natin ang ating mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya'y makapakinabang. Sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito, ipapawiin niya ang kalungkutang nagkahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal.
lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia. Palatiyang makaharap. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag at nagpuri silang lahat sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayon, kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilang ang inyong tinapay riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ang ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakul na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ika-apat na araw na po, simula ng buksan natin ang bagong kalendaryong pangliturhiya, ang panahon ng Adbyento na nagsimula noong Linggo. At kasakasama po natin sa pagninilay si Propeta Isaías. Kung inyo pong natatandaan ang ating unang pagbasa noong Linggo, sinabi po ni Propeta Isaías, inamin niya yung kanyang pagiging makasalanan at pagiging makasalanan ng bayang Israel na pinili ng Diyos. At ang sabi niya ay, bumaba ka na, Panginoon, at tulungan kami dahil hindi namin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito kung kami ay iiwanan mo. Paanyaya ni Propeta Isaías, natulungan sila ng Diyos sa kanilang pagiging makasalanan. Kaya nga, inanyayahan niya ang Diyos na bumaba. At kahapon, ang ating unang pagbasa kay Propeta Isaías pa rin, na kung saan ay ipinakilala naman niya dito ang original na panggagalingan ng Mesiyas na ipapadala ng Ama. Nasabi nga po doon ay sanga, mula sa sanga ng Diyos, na kung saan ito ang maghahari at ang daladala niya ay pawang kabutihan. The origin of the Messiah coming from heaven. Ito ang binigyan ng diin sa ating unang pagbasa noong Lunes. At ngayon naman ang ating unang pagbasa galing pa rin kay Propeta Isaías. Or kahapon, ipinakilala naman niya ang Mesiyas na manggagaling sa lipi ni Jesse. At si Jesse ay alam natin na ama ni Haring David. At sa ibang parte ng sulat ni Propeta Isaías, mismo siya rin ang nagsasabing manggagaling sa lipi ni Haring David ang Mesiyas na ipapadala ng Ama. At ngayon ay ang imahe na ginamit ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, piging, na kung saan ang sabi doon ay magkakaroon ng pagkakaisa ang mga tao, hindi na magugutom dahil pakakanin ng Diyos ang lahat. At ito ang imahe na ginamit ni Propeta Isaías para ipakilala naman ang ating ebanghelyo na kung saan mula sa pitong tinapay at iilang isda ay pakakainin ng ating Panginoon ang napakaraming taong sumusunod sa Kanya. Sa Gospel po ni Marcos, ito po ay binigyan ng quantity. 5,000 na mga lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. At nakaipon pa sila ng 12 bakol na tinapay. Sa account po ni Marcos, subalit dito sa account ni Mateo na ating binasa ngayon, mayroong quantity din ang tinapay, bagamat kay Lucas ay iilang tinapay at iilang isda. Dito kay Mateo ay pipitong tinapay at iilang isda. At pito din pong bakol ang kanilang naipon nang makakain na at mabusog ang mga tao. Malalaking bakol ang remnant o yung sobra, yung natirang pagkain mula doon sa pitong tinapay at iilang isda. Ano ang tinutumpok ng ating mga pagbasa? Sabi ko nga po'y ginagabayan tayo ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa para ipakilala sa atin utay-utay na ang darating ay hindi ordinaryong tao, kung hindi ito'y Diyos na magkakatawang tao. At sa Kanyang pagkakatawang tao, Siya ay magiging tagapagligtas ng sangkatauhan.
At ang ating ebanghelyo, ang tinutumpok po nito ay concern ang ating Panginoon, hindi lang sa ating mga kaluluwa, maging sa ating pang-physical na pangangatawan. Integral ang kaligtasan na hinihangad ng ating Panginoon sa atin. Kasama ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang sabi nga dito sa unang parte ng ebanghelyo, daladala ng mga tao ang kanilang mga pingkaw, mga bulag, mga pipi, at marami pang iba. At ito'y pinagaling ng ating Panginoon. Dahil physically, concerned din po ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At pinatutunayan pa nito na pagkatapos niyang mapagaling ang mga may sakit, pakakainin niya at hindi niya paaalisin ang mga tao na mga gutom. Ang sabi nga dito ay baka sila'y mahilo sa daan. Ito yung imahe ng langit na ninanais ng ating Panginoon. Ano? Na gusto niyang ipakilala sa atin at tanggapin. Na sabi ko nga, hindi lang ang pinagtsatsagaan ng ating Panginoon ay ang ating mga kaluluwa, maging ang ating physical na pangangatawan. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng sangkatauhan. Sabi nga po sa ibang parte ng ebanghelyo, hindi lang siya Diyos ng mga buhay, pati ng mga patay. Ano ho? Pagpapakita at pagpapakilala na ang Diyos ay nandyan para sa atin. Saan man po tayo, naroon, ano man ang ating kalalagayan, ano man ang mangyari sa atin, kahit tayo ay nahihimlay na, Diyos pa rin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang Kanyang paanyaya, ang tahakin natin, ang buhay na Kanyang iniaalok sa atin para marating natin ang langit na tahanan na inihanda Niya para sa atin. At ito din po ang esensya ng Adbyento, ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi ko nga po ay, sana wag natin ihanda yung mga material na bagay kung hindi ang ating kaluluwa. Wala po kayong mariringgan na mga simbahan ngayon na umaawit na ng Pamasko. Hindi pa po ito Pasko. Ito'y paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, paghahanda sa Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoon. Adbyento, the coming of Jesus. Ang Pasko ay ibang panahon na kung saan doon naman ipinagdiriwang natin ang pagpasok ng ating Panginoon sa kasaysayan at sa Kanyang pagpasok bilang tagapagligtas. Subalit, bigyan po muna natin ng pansin na pagnilayan ang ating mga buhay na kung saan ang rurok ng panawagan ng ating Panginoon, ang kilalanin natin ang ating sarili bilang makasalanan, pagsisihan ang ating mga kasalanan at talikdan, pagsumikapan na matalikuran ang lahat ng kasamaan at ituwid patungo sa ating Panginoon na ating iniintay sa Kanyang pagpasok sa kasaysayan ng tao, ang Kanyang pagkakatawang tao. Amen. Para sa mga maghahandom ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linig siyang lubos, tuwa't galak isolo sa panalangin.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ng kalapan at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasawin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang amin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nanagalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, inintay ka namin makasalanan.
kasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petersina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at ibang lugar dito sa pamansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpalawig ng datos at turismong pansimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pupuri sa may kapat ang buong kong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.